Rita at Peterson ay pumunta na nga ng ospital para doon gagawin ang IVF. Habang hinihintay ang kanilang doktor, hindi mapalagay si Rita. Si Tope ay pumunta na rin ng ospital pero medyo maaga siya sa kanyang schedule. Samot-saring emosyon ang nararamdaman ni Peterson. Dahil excited siya at nangangamba na baka makita ni Rita ang kanyang sperm donor. Pero nakatanggap si Peterson ng tawag mula sa kanyang private detective. At yun na nga, sinabi sa kanya na magkababata si Rita at Tope. Na magkasabay silang magtapos sa pag-aaral at isang boarding house at isang kwarto lang ang tinitirhan nila. At sa hindi sinasadya, nagkasalubong sina Tope at Rita sa ospital. At ganoon na lang ang pagkakabigla ni Rita dahil alam niya na na si Tope ang magiging sperm donor. Balik kay Peterson, galit na galit ito sa kay Rita at kay Tope nang malaman niya ang mensahe mula sa private detective. At dali-daling umalis sa ospital at iniwan si Rita. Nasa isip ni Tope na gusto niyang maghiganti kay Rita. Ngunit hinarang siya at binalaan ni Paulina na hindi maganda ang kanyang gagawin. Pero hindi siya nagpapigil at desidido siyang puntahan sa bahay ang mag-asawa. Balik sa bahay ni Rita, si Peterson ay galit na galit ito. Dahil sa lihim na matagal nang itinatago sa kanya ni Rita. At yun nga, ang sabi ni Rita ayaw niya si Tope na maging sperm donor nila. Dahil si Tope ang kanyang ex at tatay ni Margaret. Abangan bukas ang mga kaganapan. Is it? Para sa inyong reaksyon, please comment down below. Ito ang inyong chismosang kapitbahay. Like and subscribe!